Hi everyone! Welcome to my channel! This is Teacher Yin. This channel creates tutorials for teachers to make video editing simple and easy. This channel also has hundreds of educational videos for children to enjoy learning. If you are new to this channel, please consider to like, share, subscribe, and click the bell icon to get new video updates. Please stay tuned until the end of this video! Hi po! Today, tuturo ko po sa inyo kung paano ba natin matatanggal ang background ng isang picture sa napakadaling paraan. No, dati ang ginagamit ko po ay Adobe Photoshop. Parang biglang napanis dito yung Adobe Photoshop ko in removing background. In just for about 1 to 2 seconds, matatanggalan natin yung background ng ating picture at mailagay natin siya o mai-overlay natin siya sa iba't ibang background pictures na gusto natin. Just like what you see po dito, kalimitan po ginamit ko ay sa classroom. So yan, pwede na natin siyang gamitin sa video editing natin. Pwede natin insertan lang ng mga words kung ano po ba yung ating lesson. So let's get started! San ba yung pinakamadaling magtanggal ng background? Type in lang natin, remove.bg. Yan, walang apps na kailangan, dito lang natin gagawin. So yan, pili tayo ng picture na aalisan natin ng background. Gamitin ko yung aking picture na sobrang ganda, joke. Ayan, nakita nyo po, pagka-upload ko, ang bilis. Wala pa yatang 2 seconds ay natanggal niya na yung background. Tapos nyan ay atin na siyang ida-download. Ang aking default ay nasa download. Ayun na yung aking picture. Natanggal na ang kanyang background at makikita natin na malino pa rin siya kahit i-zoom. Okay, after removing the background, papalitan na natin siya ng background. Punta lang tayo sa canva.com. Dito po tayo kukuha ng iba't ibang background na libre. Create design. So, lagi natin gagamitin ay inches sa 16 width by 9 inches height. Then, create. And dito, pipili po tayo dito ng maraming picture. Naturo ko na dati na napakadali ditong kumuha ng mga pictures. Type lang natin. Punta tayo sa elements. And then, type lang natin. Hanapin natin classroom. Tapos, pili na po tayo ng desired na background na gusto nating gamitin. Yan. Ito, may nakita ko isang maganda. And then, expand lang natin. Higit sa corner. Yan. So, nakapili na tayo ng background. I-load lang natin yung picture na natanggalan natin ng background by simply dragging. Yan. Ayan na siya. Tada! Okay, tapos halimbawa gusto natin pa ng iba pang background. Gusto natin marami iba-iba. So, hanap lang ulit tayo sa elements. Ayan, tingnan natin yung classroom. Ayan na, patong-patong lang siya. Ulit-ulit lang, palit-palit lang ng background. Gusto mo, ilagay mo yung sarili mo sa beach. Pero medyo awkward siya kasi naka-uniform tayo. Naka-uniform ako rito. Ayan, dagdag pa tayo. Pili lang tayo ng iba pang mga background. Then, add lang natin yung ating picture. Ayan, lagyan natin sa gitna, sa tabi, kung saan natin gusto. Okay. Ayan, so ngayon ito, pwede natin siyang i-flip horizontally. Pwede natin ipagbalik na rin kung saan nakaharap yung kanyang picture. Ayan, flip horizontally. Ayan. Kung gusto nyo, mayroong ganitong background. Ayan, pwede po. Kung saan natin gustong ilagay. Halimbawa, ang lesson mo about PE. So, pwede ka sa gym. Pwede ka sa complex. Kung ang lesson mo about parts of the school. So, lagay mo yung sarili mo sa classroom, sa library, sa canteen, sa principal's office. Matutuwa yung bata. Okay, this time naman, pwede tayong mag-create ng pwede tayong maglagay ng text. So, punta lang tayo sa text. Pili tayo kung anong itsura ng font na gusto natin. Then, pwede na tayo dyan mag-edit. Ito, kunwari ay history class. Welcome to our history class. Tapos, edit-edit na lang tayo according to your desired.
Yan, adjust-adjust lang tayo. And then, pwede natin siyang dagdagan pa. Lagyan natin ng teacher's name, and then sa ilalim class, advisor. Okay, ito yung isa ko pang gusto. Type lang natin gradient. Ayan, pwede natin siyang gawing background ng font para mas makita siya. And so, gamitin lang po natin ating creativity, imagination, best color combination. Ayan, so dito lagay naman natin ay welcome to our virtual classroom. Adjust lang tayo sa font size. Ayan na siya. Okay, ngayon naman, isa-save na natin siya. Punta lang tayo dito sa PNG. And then yung size, gawin natin 1.5. Pindutin lang natin ang download. So, since hindi ako nag-select ng pages, automatically, lahat ng pages niya ay madadownload. Tapos, pag-download niya, siya ay nakakompressed. So, pag nakakompressed, kailangan natin siyang i-unzip para magamit natin yung laman niya, lahat ng ating in-need layout. Okay, yan na siya. Saving. Okay, yan. Tapos na siya mag-save. Ngayon naman, gamitin na natin yung mga picture na ating na-download. Punta tayo sa PowerPoint. Ang size again ay 16 by 9 inches. Okay, ngayon naman, yung mga ginawa na natin sa Canva.com, ilalagay na po natin sa PowerPoint. Yan, so mapapansin natin na medyo malaki siya. Kasi ginawa natin ay 1.5 ang sukat niya from Canva. So malaki siya para sa PowerPoint. So ang gagawin lang natin ay i-adjust po natin siya. So from slide, zoom in and out. Medyo niliitan ko siya para hindi ako mahirapan pong mag-adjust para makita kong mas mabilis kung kasya na siya sa slide. Ayan, nag-zoom na uli ako. Ayan na po. Ayan, so ngayon kasya na ngayon sa first slide. Mag-insert tayo ng new slide. And then, Control X, Control V na lang natin yung bawat page ng ating na-layout sa bawat slide. Adjust na lang natin siya hanggang sa magsakto siya sa per slide. Ayan. So makikita na natin na iba't iba ang itsura. Hindi ko po sinasabi na sa bawat slide yung face natin nakikita, no? Parang kumbaga dito, pag gagawa na tayo, pili ka lang po dyan kung ano lang yung gusto mo. Hindi naman lahat-lahat ay naandyan. Baka magsawa naman si Batuta sa atin. Okay, this time, pwede tayong mag-add ng text directly na dito sa PowerPoint. Ayan, just insert text box. And then, type in lang natin kung ano yung mga gusto natin ilagay. So, usually, ang ginagamit natin ay it's either Comic Sans or Century Gothic. And then, i-bold natin. Control B. And then, palakihin natin. According to our desired, at syempre kailangan po ay visible sa bata. This time, lagyan natin ng background yung letters para mas basa siya, para po mas lumutang yung text. And so, remember lang po ha, keep in mind, pag po tayo nagawa ng PowerPoint, make sure po na hindi overloaded yung laman ng ating PowerPoint na text. Kasi hindi readable sa bata. So ayan, lumutang na yung ating nakalagay na pagsasana. So kung ano pa pong gusto nyo i-add on dyan, pwede pa po yan dagdagan. Okay, eto halimbawa gusto natin pa ng iba pang layout. Pwede yung ating picture na tinanggalan ng background mismo ang kukunin natin. Tapos ilagay natin siya sa different background kung ano pa yung gusto natin. Ayan, kagaya nito. So, clear na clear yung background, wala siyang laman, yung PNG picture lang ni teacher. Tapos, pwede na tayong kumuha ng ibang picture na gusto natin ilagay. Or kaya lagyan natin ng talking bubble. Kunwari, gusto magsalita ni teacher. Ayun, nakikitin lang po natin itong corner na to, itapat sa bibig.
Yan, layout-layout natin dito. Tanggalin yung background color, palitan yung kanyang line, pwedeng thickness niya ay kapala ng konti. Yan, pwede rin palitan ng color. And then type in kung ano yung nais natin ilagay, pwedeng lesson natin or kung ano pa man. So ito, through this, pwede tayong mag-print, no? Lagay natin sa mga classroom natin. Halimbawa, keep in mind, class rules. So yan, si teacher nagsasalita. Okay, read first class rule. Yan, mabasahin ng bata. Okay, insert pa ulit tayo ng new page. Gawa pa ulit tayo. Kopyahin lang natin yung picture ni teacher na naka-PNG and then paste natin dun sa another slide. Tapos nakapili ako ng background na gusto kong ilagay. Paste ko lang dito. Ayan, tapos send to back ko lang para umibaba ulit yung picture ko. Then pwede natin siyang i-resize. Pwede natin i-flip horizontal. Ayan, maliit na siya. And then pwede tayo dito mag-add on kung ano yung mga gusto nating ilagay tungkol sa ating lesson. O halimbawa, ang batang mabait, ano kaya ang batang mabait? Hindi pumapangit. And then adjust lang natin yung ating font, lakihan natin para maging visible. So dito makakatipid na kayo, pwede na kayo mag-print-print ng kung ano pong gusto nyo. Pwedeng dito na kayo gumawa ng cover page ng inyong class record, ng inyong grading sheet, ng inyong mga SF forms, ng inyong mga RPMS. Yan, madali na po sa atin. Hindi na tayo babayad. Actually, ito ay kabawasan sa aking kita. Kasi ako po ay gumagawa ng mga tarpaulins, ng mga teaching aids. So, hindi na sila magpapagawa sa akin. Dito na lang sila gagawa. But it's okay. At least na-share ko po yung mga alam ko. Okay, eto. Nagawa pa uli ako ng panibagong slide. So, kumuha ako ng mga kids. And then, naglagay ako ng blackboard. Na PNG din. Pag sinabi natin PNG, wala siyang background. Okay, so makikita natin yung mga bata dito. Meron siyang background na white. Pwede po natin yung alisin dito sa PowerPoint. So, click lang natin yung image na tatanggalan ng background and then, pindutin po natin ito na sa taas, sa left side, yung remove background. Okay, so lahat mo naka-pink, yun po lahat ang mabubura. So, nakita natin yung isang bata ay mabubura din, ano? Pindutin lang po natin dito ang mark areas to keep. So, i-click lang natin siya dyan. Yan, zoom natin para kitang-kita natin. Yan, so idadrag lang natin kung ano-ano po yung mga part na ikikip natin. Ibig sabihin, hindi siya mabubura. In PowerPoint, limited lang yung pagbubura natin ng background. Ito ay pag-solid lang yung kanyang background. Unlike dun sa remove that BG site, talagang parang magic. Yung negative na color red, yun ang pipindutin natin kapag mark areas to remove. Ano yung mga tatanggalin natin? Then yung positive sign naman, yun yung mga i-delete mark natin. Doon natin i-click. So ngayon, ayan, clear na siya. Natanggal ko na yung background. Naka-PNG na siya. Teka, yung mata ng bata parang natanggal. So pwede natin siyang balikan uli. Click lang natin yung shoes na medyo napingas. Balikan natin. Ayan. Hanggang sa maging clear na yung ating pagkakadelete ng background. Oop, naputo lang yung braso niya. Ibalik natin ang damit ni Pogi. Yung manggas ng kanyang damit ay natanggal. Ayan, ayusin lang natin. Okay, then i-click lang natin sa space. Ayun. Very clear na ang pagkakaalis ng background. Naka-PNG na rin ang mga bata. So, liit-liita natin yung ating blackboard. So, sabi ko nga po, lagi sa corner ang higit para hindi ma-deform ang image. Since ito naman po ay blackboard, so pwede natin siyang higitin pa horizontal. Medyo pahaba-habain natin yung blackboard para mas malaki yung maidadagdag natin na text. Yan. Okay lang itong ma-deform kasi pahaba naman yung blackboard. So, pwede tayong mag-add dito na ano yung gusto natin ilagay? Halimbawa ay... Ito, kopyahin na lang natin to para yung font natin hindi na natin
babaguhin. So Control C and then Control V on this slide, then edit. Welcome to Grade 1 Masipag. Ang section ko po ay Grade 1 Masipag. Ayan. So edit natin, change font color. So since nasa blackboard, change natin siya sa white. Ayan. And then higit-higitin lang natin dito, adjust para magkasya siya sa blackboard. I-adjust natin si teacher. Liit-liitan natin si teacher. Ayan. Okay, so ayan na. Pwede na ang ipanlagay sa may pinto ng ating classroom pag tayo ay nag face-to-face na. Ay, nakakamiss talaga ang face-to-face. Okay, this time i-save na natin siya as JPEG sa lahat ng pages. Para kunyari gusto mo siyang i-print. Yan, so pindutin natin ang every slide. So lahat yan, nakasave na siya ng JPEG. Balikan natin. Tingnan po natin yung ating na-save. Ayan. Okay, let's play. Let's open. Ayan na yung mga na-edit natin. So yung ibang ating font, ginawa natin sa Canva. So sa Canva kasi ang gaganda ng font, no? Pwede rin naman tayo mag-direct editing ng font sa PowerPoint. Ayan, sa PowerPoint kasi madali nating ma-modify pag meron tayong mga i-edit, madali nating mababalikan. Unlike naman sa Canva, kailangan pa natin talagang mag-internet. So dito sa PowerPoint, wala na. So pag may connection ka, gawa ka lahat sa Canva and then ilipat mo sa PowerPoint. Ayun lang po, thank you for watching and listening. Sana po ay marami po tayong natutunan. Again, this is Teacher Arlene. By all means, if you have any questions or suggestions, just comment down below and I will be glad to hear from you. And if you want to share this video to your colleagues and friends, I will be delighted. Bye for now. Keep safe, everyone.